Yan. All right. Good morning, Philippines. Kakarating lang namin sa location namin kung saan kami ay nag-jogging. Meron kaming kasamang mga medyo PWD, mga sinundo, at tinuturuan sila para maglakad-lakad, mag-exercise, lumakas-lakas yung kanila mga tuhod. Ayan, Tatay Manuel. Ayan, Tatay Manuel. Naka-adilao. Yung isa naman, Tatay Carding, naka-pink. Ayan. Mga matatanda na may naramdaman sa katawan. At sina-challenge namin sila na maglakad-lakad yung umaga para lumakas yung kanila mga tuhod-tuhod. Ayan. Ganda ng tanawin dito. Ayan. Alas, ang oras na ba? 5:20. Ayan. Right. Let's go. Kaya pa? Nakaka-benting hakbang pa lang ah. Hindi pa lumar papagod pa. Ayan, Tatay Manuel. 7 years or 10 years na yata siyang hindi nakakalakad. Kaya in-offer namin siya ng ganitong activity para ma-exercise yung kanyang muscle. At kung ano po yung dapat na ma-exercise sa kanyang katawan. Ayan. Right. Let's go! Lakad-lakad tayo. Ito naman si Tatay Edgar. Medyo karoon siya ng half stroke, mild stroke pala. So ngayon tinutulungan din namin siya. Lakad-lakad siya, palakas ng kanyang muscle. Kaya pa? Di pa kayo nakakarami ah. Parang hingal na hingal si Pastoro. Di pa nakakarami. Parang hingal na hingal na. Oh? Di kubo pala dito. Nako. Mag-jogging nga. May ngigsing hakbang ba? Hindi na sanay. Dati naglalaro ko siguro yung hindi na. Hindi na makapaglaro. Akala ko hanggang doon lang. Doon sa bukaan na lang talaga kung hindi ko na diretso dito. Ayun, lawak sa pangabal na lang. Ayun na! Tayo umano! May rili yung tao, masarap ang lahat.
mga isda rin dito. Tangkungan pala to. Oh, ikot ka po. Kaya pa? Aisha, para lumakas yung binti. Hindi po napapagod. Ano na, mabagal lang po talaga siya. Oo, okay lang yan. Pero hindi napapagod eh. Subukan nyo kaya na ano, diretso yung inyong katawan. Yan lang po. Oo, para masana yung inyong balakang, yung likod. Ah, ganun po. Na yun yung napupuwersa. Sit body, guys. Sit body. Pretty, sit body. Subukan nyo kaya. Kung kaya lang. Kung kaya. Aba, aba, aba. Sige nga, sige nga. Bitaw-bitaw lang ako. Ang mahilat taga sa akin, yung harap, yung malakas na eh. Yung po, pastor, yung likod. Yung likod? Opo, yung likod lang. Yan ang mahina? Opo. Pero hindi naman sumama. Patuwari ka ko, ito lang po ito. Oo. Pero itong harap na ito, malakas eh. Ah, ganun. Malakas po eh, malakas. Pero hindi naman sumasakit yung likod nyo? Hindi po, wala po eh. Ramdam nyo lang na parang walang lakas? Opo, pero ngayon po eh, parang ano na eh, nakakaroon siya ng ano na eh, yung nakakaramdam na konti eh. Kaya sarap na ilakas po eh. Ramdam po ba niya eh, yung aking bewang eh, sa likod eh. Ibig sabihin, ano, hindi manhid yung likod nyo? Hindi po. Yung bewang? Hindi po. Talagang mahina lang po. Pag lumakas po yun, yung likod kong bewang, yan. Ang ganda lang. Kaya pa? Takbo kayo! Takbo! Wala, mahina. Talagang mahina. Mahina. Sabi niyo, magdadagdag pa kayo ng panlimang asawa. Ayan, Tatay Karding. Yan yung aming mga matatanda sa aming church, mga lolo, tatay, na aming hinahamong mag-jogging, mag-exercise, maglakad-lakad, lalo na si Tatay Manuel, para lumakas yung mga bukong-bukong, lumakas ang mga kasukasuan. Ganun ho. Malayo na rin po yan, ba? Abay, okay. Papaulit sa bahay. Malayo na rin po. Malayo rin po. Kasi hindi naman siya napapagod eh. Mabagal lang po. Malaba rin po. Dapat ano, positibo palagi. Kaya ko, ganun. Kaya ko. Kaya nga pag ganyan ka, hindi pa. Kaya. Kaya. Kaya po, kaya ko. Palagi ng kaya. Minsan kasi nadidiktahan tayo ng isip na ano eh. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Siyempre, kapag susundin natin yun, tapos ganun na rin yung takbo ng katawan natin, hindi kaya, hindi nga. Pero kahit na anong isip natin o anong sabi ng isip natin na hindi mo kaya, pero kapag binago natin yung ganong kaisipan, makakaya eh. Kaya rin po. Kaya yung katawan nakadepende sa kung anong takbo ng isip eh. Kaya rin po. Sumusunod lang naman ang katawan sa kung anong takbo ng isip natin eh. Kaya kaya yan. Malay natin eh, wala pang isang buwan eh. Malakas na yan. Ay, wala naman po nung araw, hindi naman po ako nakakalakad ng ganito eh. O ganon? Naka-diaper pala kayo noon? Ilang taon ho yun? Ilang taon kayo naka-diaper? Mga isang taon po. Aba, matagal-tagal rin ho yun?
pag tumitindig ako, hindi ako makatindig pati makigapo ako. Ibig sabihin, talagang ngayon, mabuting-mabuti na yung lagay niyo kasi nakakatayo na kayong ganyan. At saka nung nagkakilala tayo, mahina ho kayo eh. Talagang hinang-hina, hindi kayo masyadong makaano eh. Pero ngayon, ano, malakas na. Salamat sa Lord. Anong pastor, pag ako nakahiga po, hindi ako makabangon mag-isa. Talagang pinakalap na ako ng kapatid ko, binabangon ako. Binabangon. Kailangan may nakaalalay. Opo, ay ngayon, ako nag-iisa, nakakabango, nakakababa, nakakapagpantalon natin, masirap na ako. Talaga pong ano, malaki na nababago po. Malaki. Yun, dapat ganun. Itakbo nyo ang ganda, no? Ay, okay lang yan. At least ano, dahan-dahan lang naman eh. Lalo kung kasama natin si Voltron. Ayun. Ah, si Voltron. Pawapalabang ka doon. Ayun. Balik siya pa yun. Isa pang mayabang ninyo. Opo, talaga pong pastor. Opo, kaming araw kami makakain talaga. Lagi yun panalo. Lagi hindi pa matalo yun. Kahit mali, ito lagi sa talo, panalo. Eh, Voltron eh. Opo, kahit po mali, ay talagang siya panalo ka niya. Sayang, hindi niya alam na may lakad tayong ganito eh. Sabihin natin sa susunod na araw para makasama rin siya. Opo. Kasi malaking mama rin siya, ano? Ano po, hindi ko kasi nasabi. Di ba kahit isang araw sa bahay, uuwi daw siya at makukuha na daw po yun yung ayuda niya. Yung ayuda niya? Oo, sabi ko, bye-bye, ginawa, sige. Gawa sa akin eh, isang araw. Uwi na ako. Pare, well, ba't? Kukunin namin asahan ko ayuda. Diba? Diba? Ang bilis umuwi nung may ayuda na, ano? Umuwi na po siya. Dumaan ka po po sa bahay. Sa linggo daw po, sisimba siya, pero hindi daw niya cool kung kasama yung anak niya. Kasama mo eh. Pag-pray lang natin na makasama niya yung buong family kasama niya. Mo. Sisimba ka nga noon eh, kasama mo naman yung anak mo. Nung kasi dinalaw namin nung Sunday, napakahiyain ng anak. Hindi nga lumabas dun sa taas kasi meron silang taas. Dun lang nagtatago. Yun yung anak na nagtanan niya. Hindi nagpakita, parang hiyang-hiya. Pero yung anak niya na bunso, na medyo malaking babae rin, nagpakita naman, gumingiti-ngiti nga. Pero may pagkamahiyain rin. Siguro hindi pa sanay. Eh, banda-banda dyan, kapag panay-panay na yung dalaw doon sa kanila, eh, makaka-close na natin yun. Tao naman po pag lagi na... Tsaka marami naman tayong kabataan sa church. Tsaka pagkakanong hiya at lagi na nakakaakuan, nawawal pag kayo nagpupunta ng kalali. Pastor, may nagtatago eh. Oh, mga nagtatago eh. Nagtatago yung iba. Nahiya pa, kahit matagal lang sa yung kabilo. Nahiya pa rin. Ba't kayo? Baon yan. Pandesal yan. Hindi naman pa si pastor, hindi naman pa si yung ganun. Meron tatago talaga, meron po. Oo, nakikita ko. Mga tinataguan ako eh, yung iba. Lalaki, lalaki. Bahay, lalaki. Nakikita ko nga, nakikita ko. Bakit kayo? Bakit kayo? Tatago. Layo pa lang, tatakbuhan eh. Iisip ko naman sa sarili ko, bakit kayo? Pero sarap naman, masarap pa nga makita niyo, pastor. Ang sarap pero mo. Mga naihiya. Naihiya, ang sarap nga nun. Nakita nyo. Ang isip nila, kapag medyo matagal na silang hindi ulit nakakapunta sa church, parang nahihiya sila. Umapo. Mas maganda nga magkita eh, kasi kaysa sa mahiya. Kasi marami na nakakao sa mga kalalaki natin kasama doon. Hindi po nakakayong ganyan. Yun ang ano, yun ang aming kinakapi ni Pastora. Ay, anong kulay? Dilaw. Hindi siya eksaktong dilaw, para siyang orange. Ganon yung kulay niya. Hindi pala tayo. Parang ganito, parang sumperong ganito. Yan, tanggalan mo ka lang yung lamig niya. Lamig lang yan eh. Oho. Ang ano niyan, ibabad niyo sa ano? Tigas dito, pastor. Sa mainit na tubig. Masakit ho ito? Masakit pag ginan yan. Masakit? Hindi ho ba ito nabali? Hindi. Lamig lang talaga ito. Ibabad niyo sa ano? Sa mainit na tubig na may asin. Ano, pastor? Pagkuha niya ice cream. Di ba malamig ang ice cream? Nababasa bilad sa araw tapos padyak kaya ganun ano. Sabi nga nung iba
kapag ka nga daw ano, hindi naman naniniwala yung mga doktor sa PASMA, pero sabi ng mga matatanda, kapag ka nagtrabaho ka nga, lalo kapag ka karpentero, ang trabaho may mamibigat, pag kaagad magbabasa, kailangan merong pahinga. Hindi naniniwala sa PASMA. Hindi naniniwala.